Tatanong ko lang sana, Mr. Chair, because I went to LTO office, this was a month ago or so, and meron po ako na notice na katiwalian doon. Yun pong sa third party liability, tatanong ko lang po sana kung na gawa na po ba yung request ko na itigil na po yung pagsisingil ng TPL sa lahat po ng mga nagpaparegister ng mga sasakyan, whether meron na po silang comprehensive or wala. Kasi po, that's a source of corruption na magcha-charge ng third party liability insurance kahit na po eh nakapagbili na sila ng comprehensive insurance. So yan po ba ay natupad na? Kasi nung when I was there sa LTO, I was promised na ititigil na po nila yon. Stan, Senator Tulfo went to the Quezon City LTO. He was able to talk to the then LTO head, and he was promised that this practice would be stopped. So Senator Tulfo is now asking whether that was complied. Anybody from LTO, including the person who can overrule the LTO? Who can answer? Thank you, Your Honor. The TPL po is a requirement under the law, no? The third party liability insurance, no? That's why LTO is requiring this coverage before a car is registered, no? So okay. Kailangan po yung tinatanong ni Senator Tulfo, baka merong nakakahuna na TPL insurance companies na take it or leave it, pag-registro mo, kasama na rin yung TPL. Comprehensive na po. Kung Senator Tulfo is recognized to clarify. Mr. Chair, okay. Kasi in my case, halimbawa, Mr. Chair, yung mga sasakyan ko, meron pong comprehensive insurance coverage yun. Pero still, LTO would still oblige me to buy a TPL insurance. Kahit na meron na po akong comprehensive, and that happens to everybody, kahit na po sino, kapag sila po ay magpa-register ng kanilang sasakyan, kahit na sila po ay bumili ng comprehensive insurance, kailangan pa rin nilang bumili ng TPL kasi yun na po ang requirement. Kung meron na pong comprehensive, including a TPL, pwede pong hindi na kumuha ng other TPL, no? Kasi ang nangyayari po in the past, ang naging reklamo is that even if you have a comprehensive insurance coverage, no, some LTO offices are still requiring TPL, no. But since the law provides that if there is a third party liability coverage already, so we don't need to get additional third party liability insurance, no. So yun po, ipa-implement po namin yun. No? So in short po, Mr. Secretary, kapag meron na pong comprehensive insurance coverage ang isa pong may-ari ng sasakyan nagpaparegister, so he doesn't have to get a TPL, third-party liability, na binibenta po sa paligid ng LTO, nire-recommend po, nire-recommend ng mga tauhan dyan sa LTO. In fact, sinusulat po niya sa kapirasong papel, dito ka pumunta para sa yung TPL, and then of course, alam naman na natin, yung nirecommend lang TPL, usually fly by night o kakunsyaba sila o negosyo po ng ilan sa mga taga-LTO yon. Yes, Your Honor. Basta may comprehensive po na insurance coverage, no? Pag may comprehensive po, that also includes TPL, no? So hindi na po kailangan ng separate TPL, no? Okay, isa po. Isa pa po. Follow-up po, Mr. Chair. Okay, Mr. Secretary, na-check niyo na ho ba yung pinapayagan ninyo, in-authorize niyo na magtinda ng TPL sa lahat ng paparegister sa LTO? Kasi some of them are fly-by-nights, what we call fly-by-nights, na kapag dumating na yung time, eh, kailanganin silang singilin, mag-file ng claim, yung pong policyholder, eh tumatakbo po or wala po na ibibigay, or sometimes meron man pero inaabot po ng siyam-siyam. Your Honor, ang ginagawa, ang policy po ng LTO is to get the TPL coverage only from accredited insurance companies, no? Hindi po lahat ng insurance companies are accepted by LTO, no? Meron pong accredited insurance company, no? And this is in coordination po with the Insurance Commission, no? Okay. Isa pa po, Mr. Chair. Okay. Yung pong sa eye exam,
Isa pa po yung sa katiwalian na aking punapansin when I visited the LTO office in Quezon City. What's that again, Senator Tulfo? Eye exam. Yeah, eye exam po, Mr. Chair, na nagcha-charge pa ng 500 pesos. It's a requirement. Para, yeah, the exam, Mr. Secretary, I'm sure you know about that. Na marami pong mga clinic dyan sa paligid ng LTO na doon po pinapupunta yung mga gusto pong mag-renew ng kanilang sasakyan, ng kanilang driver's license. And most of these eye clinics are fly-by-nights. At binisita po ilan sa kanila, wala pong doktor doon, meron lang po doon fixer, taga-pirma, at wala pa nga po mga instrumento, basta nagbigay ka lang ng 500, off you go. So, ito ho ba, nalinis na po natin, Mr. Secretary? Under the law po, there is a requirement for a medical certificate, no, for sight and hearing, no? Yun po ang ayusin namin na dapat siguro yung charges, kasi yan po ang one of the complaints, no, medyo mahal daw yung sinisingil ng mga doctors, no. So we're even looking at the possibility of accepting medical certificates from mga hospitals po, government hospitals, no. Kasi po yan ang naging practice, bawat driver's license DLROs po, ano? Pero Mr. Secretary, sa ibang bansa kasi katulad sa US, sa DMV, pupunta ka dun sa DMV and then merong pababasahin sa iyo yung chart, yung ABCDE 12345, libre lang po yun. So why do we do that? Para hindi na po magbayad ng 500 pesos ang mga gustong magpa-renew ng lisensya o yung mga bago aplikante. Kasi in the first place, yung mga bago aplikante, kailangan po nilang pumunta po sa driving school. Doon pa lamang sa driving school, sila po yung pinagmamaneho ng sakyan. So ibig sabihin, okay po yung mata nila bago sila makapag-drive test sa LTO, makapag-exam lang sa LTO for their driver's license. So parang redundant na po, Mr. Secretary, at doubling gastos po yun para sa mga gustong kumuha ng lisensya. Isa po yan sa pinag-aaralan namin. In fact, napag-usapan, we had a meeting kanina with some directors of LTO, no? And isa nga yan sa posibleng gawin natin, no? Na baka kung babasahin mo lang naman yung mga letters, no? We don't really need an external doctor. So isa po yan, pag pinag-aaralan po natin yan, although right now, we have to comply with the requirement of the law that it requires a certificate. Secretary, you can make it a requirement as per the law, what the law says. Pero pwede naman po siguro isa pong nurse o i-hire niyo po isang doktor dyan po sa LTO na siya na po ang magpapabasa doon sa mga nag-apply ng lisensya. Pabasahin mo ng A, B, C, D, E, F, G hanggang letter Z pa yan, and then 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 50. And then pag nakita nung nag-examine na okay mata niya, then let it go. Huwag na mo magbayad ng 500. Kasama na po yung dapat yung sa pag-register niya o pag-renew niya ng driver's license niya. Ba't kinakailan pa magbayad ng another 500 pesos na yung 500 pesos na yun, napupunta lamang po sa mga house show na mga clinic at iba doon ay negosyo nga po, sabi kanina, negosyo po ng ilan sa mga tag-LTO unfortunately. So bakit po natin tanggalin na lang yan? Hindi natin tanggalin kasi dagdag pasakit lang po yan sa marami nating babayan na yung 500 pesos po, malaking bagay rin po yan. Opo, we were considering that, Your Honor. Isa pa po. Yung pong sa test, yung pausok, anong tawag po noon? Emission test. Sa emission test. Diyan po, may racket din po yan. Bakit hindi na lang po yung LTO mag-provide yan? Diba? Bumili na lang po kayo ng machine na para mag-provide to make sure na yung sasakyan na chine-check for emission test ay papasa talaga. Kasi pag tinuturo po sa ibang mga emission testing center, meron po mga remedyo doon para makadaya. Lalagyan lang, bubuhusan lang po ng tubig o bubamba ng tubig po yung tambucho, inuutos pa po mismo. Meron po ako ebidensya, utos pa po mismo nung taga-emission testing center na buhusan mo ng tubig yung tambucho mo para pagdating sa amin, clear ka na, and then magbayad ka ng gatong amount para naman nabigyan ka namin ng pabor na wala nang usok yung tambucho mo. So dapat po yan, LTO na po magsagawa niyan.
Sa ngayon po, these are being done by private companies, no? Meron tayo yung tinatawag na PETC, and meron po yung bagong system. It's called the PBMIC, no? Yung Public Motor Inspection Center, no? Which checks the vehicles, no, for certain defects, no? And there are around 70 checks po na ginagawa to see to it that the vehicles are roadworthy, no? So No, sir. Mr. Sagan, no. I'm talking about the emission test na libre rin po ang binabayad, na malaking tipid ho sana din yan sa mga minor sasakyan. In fact, even revenue for the government para yung LTO na lang po mag-charge, at mas mura pa dapat kaysa doon sa mga taga emission testing centers sa labas na nagcha-charge ng mahal. And then sabi ko kanina, yung iba nakikipagsabuatan pa po doon sa mga may sasakyan, kahit nabulok ng sasakyan, kahit na hindi na dapat muna magtumakbo. Sabi ko nga, bubuhusan lang ng tubig yung tambutso, and then pag pinaandar, eh wala na pong uso. Pwede pong pag-aralan yan. It will just require some budget, no, for the government to invest on these equipments, no. Okay, sige po. Salamat mo, Mr. Secretary, Mr. Chair. Thank you po, Mr. Chair. Salamat po, Senator Tulfo. Ingat po kayo dyan. Kung wala na pong katanungan sa Secretary of Transportation, as indicated a while ago, can we now